sa Pasig City Hall ang mga rallyista na kumokontra raw sa 9 na bilyong pisong bagong City Hall na balak ipatayo. Pero nang harapin sila ni Pasig City Mayor Vico Soto na bistong ang mga nagrereklamo, eh hindi naman pala taga Pasig. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Kinumpronta ni Pasig Mayor Vico Soto ang mga nagprotesta kahapon sa harap ng Pasig City Hall. Ang inirereklamo ng mga rallyista ay ang planong pagtatayo ng bagong City Hall na nagkakahalaga ng 9 na bilyong piso. Pero nang kausapin ng alkalde ang nagprotesta, nabuking na hindi naman pala taga Pasig ang mga nagrereklamo. Sino galing sa QC? Taas ang kamay. Ah, kami po. Hindi po kami mga taga Pasig. Tanga Commonwealth po kami sa Manggahan. Yan kasi kumukuha ng mga realista eh. Dalawang pinagkukuha ng realista eh. Alam mo ba kung saan? Sa Manggahan, yung sa may Commonwealth dyan. Marami dyan. At saka dyan sa Tondo. Oh. And mga nagpunta dito, mga taga QC. QC, taas ang kamay. QC! Ang linaw nung tanong ni ano, sino mga taga QC? Inulit-ulit pa, QC! Tapos nagpo-protesta sa Pasig, ano? Oh. Sino ba kalaban mo dito, Vico Soto? Ang dumi maglaro, ah! Sino kalaban mo? Hindi ko kilala kung sino kalaban ni Vico Soto dito, eh. Bakak ba yung kalaban mo dyan? Ang dumi maglaro, eh, ng politika. Sa kabila niyan, bukas daw si Mayor Vico na sagutin ang mga tanong ng mga nagprotesta. Tapos nag-ano pa, nagpa-selfie na lang, ano? Huwag po sana na dahil sa masamang politika. Yun nga lang, nauwi lang ito sa tila meet and greet sa alkalde. Lahat ng transaction natin, pwede natin sagutin. Kahit anong tanong po, pwede natin sagutin. Pwede mo magpa-picture? Sige po, pwede rin. Nagpa-picture pa? Tangin na niyan. Naging meet and greet yung rally. Kung sino man yung nag-utos dito. Oh, mga demonyo kayo. Ah, hindi, sa totoo lang natatawa ako dito eh. Ako, sabi ko nga sa inyo, marami kong pinanunood ko yung video ni Vico Soto, ah, yung mga ginagawa nila, yung sa Pasig, Pasig Today ba yun? Pinanunood ko yun. Nakakatuwa naman tong batang to na may future ka nga. Hindi perfecto. Hindi ko sinasabing perfecto si ano ha, si Vico Soto ha. Hindi siya perfecto. Sigurado ko dahil bagong ano yan eh, bagong mayor. Naturalmente nagkakamali-mali. Pero you can see the heart, 'di ba, nung tao na maayos. Hindi namumulitika as of now. Sana kaya nga alam mo Vico Soto, if I were you, you're not me. If I were you, wag ka na muna sumali sa politika. Sa politika ng Pink, sa politika ng Duterte, sa politika ng Marcos. Wag ka na muna sumali. Stick on ano, Pasig, pagandahin mo yung Pasig kasi maganda yung simulain mo eh, 'di ba? Maganda yung simulain mo, maganda yung naayos mo diyan sa lugar nyo. Nakikita ko sa video yung mga balibalita. At honest ka, and higit sa lahat, you have the fear of God eh, sa buhay mo. So ibig sabihin, manatili kang may takot sa Diyos at ipagpatuloy mo yung pagsisilbi sa taong bayan. That's your priority. Sabi nga nila, be an audience of one. That's God alone. So kahit anong mangyari, eh yun lang ang gawin mo. Magsilbi ka lang sa taong bayan. Eh, walang politika muna. Tingnan mo, may dadaling ka niyan somewhere. Eh, yung mga kalaban mo, mabubuking at mabubuking. Tulad niyan, di ba? Mabuking. Ganyan na ganyan din yung mga nagrarally sa mga tanso eh. Yung mga nagrarally sa tanso. Naalala nyo? Walang alam. Oh, meron pa isang ano doon, isang vlogger na ano, nagrally naman yung mga taga KOJC, yung isang bungal na vlogger, abay pambira, meron pang in-interview kunwari. Oh, anong ginawa nyo dito? Binayaran ba kayo ng KOJC? Oo, binayaran kami. Yung pala ikaw nagbayad, animal ka. Yung bungal na vlogger na 'yon? Oh, 'di ba kilala niyo sino yung bungal na vlogger na 'yon?
Hindi ko na lang sasabihin ng pangalan nun. Sira ulo nun eh. Oh, di ba? Hindi ko na, ayoko nang banggitin pangalan nun. Don't say bad words sa akin. Don't say evil words. Oh. Di ba? Oh, C-150 yun. Yun na yun. Ha? C-150, ano yun eh? Alam mo naman, kailangan nun ng pang chupagetti, kaya palipat-lipat ng kampo yun. Oh, sa totoo lang, alam mo, may bawi dyan. Maniwala ka sa akin, in the future, may bawi yan. Oh, pasok ka ng pasok sa hindi dapat pinapasukan. Putangin. Sabi ko sa'yo, may bawi yan. Hindi, totoo, may bawi yan. Hindi, kasi tayo, nilikha tayo na sa tamang nature. Ika nga. Nung lumabas tayo, dalawa lang yan. Eh tayong mga tao, medyo makati. Makati tayo ng konti. Kahit hindi dapat pinapasok, pinapasok natin. Tapos biglang, pag nagkasakit tayo, sasabihin natin, bakit kaya ako galitan Diyos sa akin? Hindi, tanga ka lang talaga. Yung hindi mo dapat pasukin, pinapasok mo. Tapos magagalit ka ngayon, ba't may sakit ka? Diba? Kadiri eh, kadiri naman yun. Oh, tapos isusubo mo. Yak! Kadiri. Di ba? Mantakin mo yun. May etchas na yun. Tapos, sino ba yun? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala yun. Wala akong binabanggit dito. Bakit kayo banggit ng banggit dyan? Wala akong binabanggit dito, ha? Pangkalahatan yung komento ko, ha? Tuloy. Hinala ng alkalde. Hinakot lang ang mga reliista pero walang binanggit na pangalan si Mayor Vico kung sino ang nasa likod nito. Dapat mismo binanggit mo! Mga reliista naman, umaming hindi nila alam kung bakit sila nasa Pasig. Hindi nila alam kung bakit sila nasa Pasig mula Quezon City. No? Medyo malayo-layo yun, ha? Hindi nyo alam ba't kaya nandito? Hindi naman alam. Wala kaming idea. Promise. Bakit sinabi, pupunta lang daw kami dito. Kami talaga yung Tinawag ni Mayor Vico na dirty tactics ang nangyari. Pero galing nito ni ano, Vico Soto, nakakabilib ba? Hindi niya pinangalanan yung mayor na kalaban. Dapat pinangalanan mo eh. Tingin niya isang political group ang nasa likod ng paghahakot ng mga tao. Meron ako alam. Gusto niyo ikwento ko? Hindi. Gusto niyo ba ikwento ko? May kikwento ako dito, magpapaka-honest ako sa inyo. Sabi nga ni Coach Oli, in all honesty, putang ina, may all honesty si Coach Oli, ah, lupit. In all honesty. Ah. Oh, walang biro. Gusto niyo ikwento ko? Sige na, pilitin niyo naman ako. Para naman may lumalambing sa akin, ah. Sige na, Banat Boy. Sige na. Banat Boy, sige na. Oh. Kwento. Pilitin nyo naman ako, baga papakipot ako dito. Hindi nyo ako pinipilit. Sige na, magpapatugtog muna ako, tapos pilitin nyo ako. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, grabe. Kwento ko na, kwento ko na. Sige na nga. Meron lumapit sa akin. Banat Bay. Meron kasi akong kaibigang kandidato, sabi ko. Sino 'yun? Sino 'yung kaibigan mo? Basta. Hindi ko muna sasabihin ko sino. Kaya lang ang kailangan mo lang gawin, tirahin mo si Vico Soto. Sabi ko doon sa kaibigan ko, "Sorry, hindi ako bakla eh." Hindi ko sinasabing bakla si Vico Soto, ha? Kaya lang, pagka tinira ko yun, lalaki yun eh. Siyempre, bawal yun, diba? Hindi, joke lang yun. Wala ko sinasabing bakla si Vico Soto, ha? Uy, matinong tao yan, ha? Sabi sa akin, hindi, walang biro. Meron kumukuha sa akin kasi kailangan ng tirador nitong ano na to, eh. Kasi, nagtry lang naman siya. Sabi ko, pasensya na. Ako, bumabanat ako. Pero,
pass ako sa mga ganyan. Maghanap ka na lang ng iba. Meron akong kilala, gusto mo maitim? Mataba. Madungis. Ang galing bumaboy nun. Oo, oh, oh, baka mamaya kung sino na naman ang nasa isip ninyo. Porkit sinabi kong mataba. Madungis. Ang sama na ugali ninyo talaga kay J. Guevara, no? Tsaka kay Boss Dada. Ang layo naman, di naman mga bayaran yan. Ayun naman. Hindi pa kasi kumpleto yung kwento ko, sinasabi nyo na kagad si J. Sabi ko, mataba. Maitim. Madungis. At bayaran. Hindi naman, si Boss Dada tsaka si J. Guevara, hindi naman bayaran yan. Ang labo nyo naman, oh. Gago! Mataba, oo, pero maitim. Oo, pero hindi matungis. Hindi si TP. Hindi, ha? Hindi. Ayun! May nakahula, may nakahula. Oh. Yun talaga, umamin, nabayaran siya. Oh. Tirador yun. Umamin yun, nabayaran. Oh. Gusto mo, yun na lang. Hindi ko siya kilala personal, pero pwede mo naman ano sa TikTok yun, tsaka sa YouTube. Hindi, totoo. Ay, kasi, alam mo, kaya nga sabi ko, sorry ha, hindi, hindi ako nagpapakabayani ha. Hindi ako nagpapakabayani sa pagtanggi ko. Ha? Nagano kasi ako, sabi ko, bakit ang dumi maglaro ng mga politiko ngayon? Hindi ko nga alam. Eto ha, hindi ko alam kung talagang ganyan na ba kalakaran noon. Kasi hindi naman ako sanay sa ganyan eh. Kasi, bagong vlogger, hindi naman sa bagong vlogger, pero siguro, ako consider kong bagong vlogger din ako dahil 2015 nagsimula. Di ba? 2015 lang ako nagsimula, 2014, ganun. Tapos talagang naging aktibo na ako nung pandemya. Pero grabe naman, naghahanap talaga sila ng maha-hire para durugin at babuyin lang ang isang politiko. Sorry, hindi ko, ayoko yun. Una-una, hindi ko kilala si Vico Soto, pwede kong kagatin yun. Pwede kong kagatin yun, sabihin ko, ay okay yan, maganda yan, maganda, magkano budgetan dyan? Hindi, maganda yun. Kaya lang sabi ko, ang tinutino ng tao na to, si Vico Soto, ang tinutino, tas gusto yung babuyin lang for the sake of politics. Eh di parang yun na ring sinira yung Pasig